Kumisan daw po merong isang kwento tungkol sa isang mahirap na tao. Siya po ay nagpalaboy-laboy sa daan, nagpapalimos. Hanggang minsan daw po, merong isang mayaman na napadaan at naawa sa kanya. Nilapitan siya. Tapos sabi po ng mayaman, tutulungan kita. Napakasaya po nitong papalimos. Salamat po, sabi niya. Magkano po ba ang bibigay niyo sa akin? Sabi po ng mayaman, hindi kita bibigyan. Ang ibibigay ko sa iyo, trabaho. Lalong nasiyahan itong nagpapalimos. Pero may isang kondisyon, sabi po ng mayaman. Kahit ano po, sabi po ng mahirap, gagawin ko. O sige, bibigyan kita ng negosyo itong kondisyon. Pagkatapos ng bawat buwan, bibigyan mo ako ng parte. Share. Magkano pong parte? Konti lang naman, 10%, sabi niya. Oo naman po, sabi po nung mahirap. Kayang-kaya, kung gusto niyo po nga po, 50-50 tayo. Ay hindi, sabi po ng mayaman, 10% lang. Kumbaga para naman maramdaman ko, ako pa rin yung may-ari ng business. Parang pinaubaya ko lang sa'yo. Sige po, sabi niya, binigyan po ng negosyo yung tao. At nung umpisa, napakasaya po niya dahil umangat po ulit ang kanyang pamumuhay. At bawat buwan, nagbibigay po siya ng share, 10%, walang mintis. Pero pagkatapos po ng isang taon, naisip po nung dating mahirap, eh ako lahat ng nagpapagod eh. Bakit ako magbibigay ng 10%? Eh wala naman dito yung may-ari. Di ba dapat mas marami pa rin yung share sa akin? Magsimula po nun, binawasan niya yung share ng mayaman. Pero wala pong imik, hindi nagre-reklamo yung mayaman. Tinanggap pa rin po niya yung 5%. Pagkatapos na naman isang taon, sabi niya, aba, dapat lahat sa akin na. Eh kasi buong lakas ko, buong buhay ko, binibigay ko. Eh anong ginagawa nitong mayaman na ito? Nagpapahinga lang siya, nangungulekta lang siya. Sino ba siya? Sabi po niya, pagkatapos po nun, wala na siyang binigay. Wala pong imik ito pong mayaman. Pagkatapos po ng isang taon, nasunog yung pong business. Nawala lahat. Umiiyak ito pong dating mahirap, yumaman, naging mahirap ulit. Biglang dumating po yung mayaman. Sabi niya, tulungan kita ulit. Umiiyak po ito pong kanyang tinulungan. Umihingi ng pasensya. Nakalimutan po niya, kung wala yung mayaman, hindi siya umangat sa kanyang buhay. Hindi po ba ganyan din ang kwento natin? Madalas, nakakalimutan natin saan nang galing lahat ng ating natatamasa sa buhay. Galing sa Diyos, huwag mong angkinin ang buhay mo. Dahil yan ay pinahiram lang ng Diyos. Pag nakalimutan mo sa Diyos pala, doon ka nagiging hambog. At mag-ingat ang mga hambog. Darating ang araw, babagsak sila. Pag tayo po ay nakakaranas ng sakit, hirap, pinaparusahan tayo ng Diyos? Hindi. Tayo ay ginigising lang ng Diyos.